Hello guys! Welcome back sa akin channel. And for today's video, ay magte-test out tayo ng isang product na binili ko sa Shopee. And titignan natin kung effective ba siya sa aking hair. So before we start, syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe, feel free to click the subscribe button and also the bell notification para lagi kayo updated every time na mayroon akong bagong video. Ito yung nabili kong product sa Shopee, yung Purple Keratin. For 308 pesos, meron ka ng 500 ml na purple keratin. Kung hindi talaga natural blonde yung buhok mo, ito yung ginagamit na shampoo para ma-tone down yung brassiness. Brassiness ba, tama ba yun? Kung parang pakalawang siya, ganun. Yun yung tinatawag na brassy. Usually, pag nagbe-bleach ka ng hair, makikita mo is yellow tone or orange tone. Hindi siya talaga for platinum yung bet ko sa buhok ko. Kaya lang, nag-platinum siya agad. So, ayan. Pinanindigan ko ng platinum. Gusto ko mag-try ng isang product na magto-tone down dun sa mga part ng aking buhok na nagkulay kalawang na. Nakita ko to sa Shopee and bago ko siya bilhin, tinitingnan ko yung ratings ng shop and also yung mga reviews. So, meron silang review na merong photos para makita ko kung effective ba siya or hindi. Halagay dun sa kanilang shop ay tone your brassy bleach blonde hair while giving it a treatment. Kasi nga, diba, meron na siyang keratin. Diba, alam naman natin na pag may keratin yung isang product is nakaka-shine or nakakalambot ng buhok. This toner is not drying. Contains natural oils that provide intensive conditioning to strengthen and moisturize every hair strands. It effectively revitalizes, refreshes, and adds shine while neutralizing the brassy yellow-orange tones on your hair. And purple toners are infused with dense violet pigments that will give your blonde an overall cool, ashy tone when applied correctly. Magiging ash lang siya pag meron kang lighter shade ng hair. So, check natin yung kanyang consistency. Nag-prepare ako dito ng disposable gloves. I-divide ko muna yung hair ko. Dito tayo mag-start sa likod. Para ma-distribute natin siya equally sa ating hair. Tignan natin siya. Tignan natin yung kanyang consistency. Oops, medyo runny. And let's try. Direction nga pala nito ay ililive mo siya sa hair mo for 30 minutes. Yung amoy niya is mabango naman siya. Parang amoy ano, amoy gamot. Yung gamot na syrup na pambata. Ganun. Yan, na-apply ko na yung ibang ano, na-kumpleto ko na yung pag-a-apply and papatungo ko na lang siya ulit lalo na dito sa may mga dark hair ko para medyo mas mag-light lang siya ng konti. So, antay lang tayo ng 13 minutes bago natin siya balawan. So, ang oras natin ay 9:42. Tama ba? So, babalik tayo after 13 minutes. Guys, ayan na yung kanyang naging kulay after 30 minutes. Yung ibang part nag-bluish and yung ibang part parang hindi din naman siya tumalab. Ayan o. Siguro kailangan talaga i-rest mo siya ng matagal sa hair para mas ma-absorb pa yung ibang medyo dark. Sa susunod na gamitin ko siya, pagtatagalin ko siya at least an hour or 1.5. Tapos pag nag-apply ako ulit sa susunod, ipapa-apply ko siya sa iba para mas makita nila kung nadidistribute ba ng equal yung product dito sa hair. Mabango siya, hindi nga siya nakakadry ng buhok. So, for 300 pesos na purple keratin or purple shampoo, siguro okay na muna to. So far, okay naman yung product. And masasabi ko na siguro masusulit ko na yung 300 pesos ko na purple shampoo na yon. And at least,
na-tone down yung or nag-gray ng konti yung hair ko, okay lang din yan. Happy ako din sa product. Ilalagay ko na lang sa description box yung link yung binilan ko nitong Purple Keratin. So, yun lang guys. And thank you for watching and see you again next time.